The mission. Vision. And core values. Of the JIL Church. The JIL mission. To bring all peoples to the kingdom of the living God. Regardless of race, status, belief, and religious affiliations, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. The JIL Vision, a glorious church evangelizing and discipling Filipinos and all the peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. The JIL core values: passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, excellence. Yeah.
Glory.
Father, we praise your name, O God. We thank you, Lord, for this month, O God, that we celebrate ang kapakanakan ng Panginoong Jesus. At sa pagdating mo, Panginoon, dito po sa mundong ito, O God. Truly, O Lord, the greatest gift of our lives is no one else but you, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasam. Ikaw lamang, O Lord, ang aming niluluwalhati, O God. Yes, Jesus, we adore you, O Lord. Heavens declare. Worship our God. Jesus Christ is the Lord.
Lord. We will praise you, Lord. We will glorify your name. You are worthy of all praise. We proclaim that Jesus is Lord over this place. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas, ang laging maideklara sa lugar na ito, that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu Santo, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa hapong ito na kami po ay dinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito upang ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan sa hapong ito, Panginoon. At narito po kami, Panginoon, ay sama-sama na nagpakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagsuway. Panginoon, hugasan mo po, O Diyos, ang aming puso ng inyong makapangyarihang dugo upang sa hapong ito, Panginoon, sa aming pananambahan kami ay masumpungan mo na malinis sa inyong harapan. Marami pong salamat, Panginoon, na kami po'y nanampalataya, na kami po'y pinatawad mo na, at ang iyong banal na Espiritu Santo ay malayang makakilos sa aming kalagitnaan sa hapong ito, Panginoon. At Lord, tinataas din po namin ang iyong lingkod na gagamitin na si Kuya Anthony Ogad. Lord, gamitin mo siya, Panginoon, para maihayag ang iyong banal na salita upang kapangyarihan mo, sign, wonders, and miracles, O God, shall follow upon preaching your word, O God, sa hapong ito, Panginoon. Na anuman ang mga daladala ng iyong mga anak sa lugar na ito, hindi po sila lalabas na hindi magkaroon ng katugunan, kasagutan sa lahat ng kanilang mga iniisip o anumang mga dalahin na yun, Panginoon. Ikaw ang nakakabatid ng kanilang mga isipan, ang nilalaman ng kanilang puso. Panginoon, sa hapong ito, dalangin namin, Panginoon, na nabuksan mo ang puso ng bawat isang naririto, Panginoon, upang malayang matanggap ang salita mo na aming mapakinggan sa hapong ito, na mayroong open na mind and with response in obedience to you, O God, in your word. Salamat, Panginoon, at sa oras pong ito, we rebuke ang lahat ng gawa ng Diablo sa hapong ito, sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. At Lord, dalangin namin na ang gawain ito ay magtatagumpay dahil ikaw ay kasama namin, O God. We invite the Holy Spirit na siyang aming tagapagturo, ang aming programmer sa hapong ito. At Lord, malaya po kayong kumilos sa hapong ito. Pagpalain mo ang iyong salita, Panginoon. At dalangin ko po, Diyos, na ang bawat isang makarinig ng iyong salita ay pagpalain mo rin po, Panginoon. At ito'y ipamuhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at may katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang hapon sa atin pong lahat. Pakisabi nga po sa katabi mo, mapagpalang hapon, kapatid. Hallelujah. Sa pangalan po ng ating spiritual director, Brother Eddie Villanueva, at sa ating pong supervising pastor, Dino Tobias, ay bumabati po tayo ng isang mapagpalang hapon sa atin po. Pakitanong nga po yung katabi mo, kamusta ka na? Amen. Yung isang ngiti lamang po ng kapatid po natin ay nagpapakagalak ng ating po mga puso. Amen po ba? Amen. Muli po, isa pong pribilehyo na ako po ay muling magamit ng Panginoon to share His words sa inyo pong harapan. Sa Diyos lamang po ang papuri. Pakisabi nga po muli sa katabi yung Merry Christmas. Isa pa, may regalo ka ba sa akin? Amen.
So, siyam na araw na lamang po ay we will celebrate yung kapanganakan, even though this is not the exact date ng pinanganak ng Panginoong Yesus. Amen. So, we will celebrate yung Christmas. Amen. Sa araw pong ito ay ang pamagat po ng ating pag-aaralan na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay pamagatan pong Do Not Forget the Lord. Pakitaas nga po yung kamay dito na yung makakalimutin na. Meron po ba dito? Ayan. So, ito po ibinigay ng Panginoon sa atin. Mari po bang samahan niyo po ako sa biglang paggalang? Tayo po itumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Sabi po ng Deuteronomy chapter 8, verse 11, Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Taas nga po natin yung ating kamay. Hallelujah, hallelujah. Glory to your name, O Jesus. We ask for your power right now, O Lord. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. We declare, Lord, that this is your word, that you will partake today. Kayo po ang mangusap, Panginoon, sa amin. Ikaw, O Diyos, ang nakakakilala ng bawat isa. Ikaw ang nakakaalam ng laman ng puso namin. Dalangin namin ang iyong pangungusap, ang iyong pagkilos, banal na Santong Espiritu. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po yung upo. Makaupo na po tayo. Sino po sa atin ang makakalimutin? Di ba, normally, araw-araw, hinahanap natin kung saan nakalagay ang suklay. Meron po ba? Susi, wallet, na araw-araw naman natin kasama. Di po ba? Minsan, nakahiram tayo ng pera, subalit, nakakalimutan na nating magbayad sa tamang oras. Aray, hanggat di tayo sinisingil. Di po ba? Minsan, sa mag-asawa, nakakalimutan na din natin kung ano ang sinumpaang pangako nung bagong kasal, kaya nagkakaroon ng renewal of vow para makaalala ulit na dahil sa mga misunderstanding ay nakakalimutan ang pangako sa bawat isa. Meron po ba dito pati anniversary nakakalimutan na rin? Pwede daw. Sa trabaho, nakakalimutan ang pagkakasunod-sunod na dapat gawin. Sa Panginoon ay ganun din. Nakakalimutan natin ang lahat ng ating pangako sa Lord, lalo na at humarap tayo sa mga matinding pagsubok o problema at minsan kapag tayo ay punong-puno ng pagpapala. Di po ba, pag maraming problema, kalimitan lumalapit tayo sa Panginoon. Pero pag punong-puno ka ng pagpapala, nakakalimutan mo na mag-pray, nakakalimutan mo na magbasa ng salita ng Diyos. Sino po sa atin dito may pinangahawakan sa Lord? Pataas nga po yung kamay. Amen. Tatlong bagay po, 3 points to ponder. Be careful. You do not forget the Lord your God. Fail not to observe His commands, His laws, and His decrees. Sabi po ng Deuteronomy chapter 5, verse 32 to 33. So be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Walk in all the way that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Siguro po kung ako po itatanungin ninyo, marami na po akong beses na sinabi sa Panginoon na kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok na hindi mo na alam ang gagawin mo, meron po ba nakaranas po na ganun? Lord, hindi ko na kaya. Ayoko na. Ang pinakamatinding naranasan ko po ay andun ako sa may pintuan ng CR. Umiiyak na lang ako. Dahil parang hindi ko na alam ang mangyayari. Alam niyo po pala yun, the moment you say to the Lord na wala kang magagawa, ano po mangyayari doon? Kumikilos yung Panginoon. Isa ka po malakas na balakpak sa Lord. Sabi po dyan, so be careful to do what your God has commanded you. Bakit kaya sinabi na be careful? Sabi, do not turn aside to the right or to the left. Nalala ko po itong pipa. Sino po nakapanood po sa stadium? Meron po ba?
Nakabili po ng ticket? Wala po, ano? Pero nung nakakikita na po natin, mga nagpo-post sa Facebook, sayang, nakabili sana ako ng ticket. Di ba, 40 real, 75, may 250, may 750 pa raw, hanggang 1.8. Sabi ko nga po sa kasamahan ko, it turns to me na nagkaroon ako ng realization. Kumbaga, pag imamash mo siya sa rapture, parang ganun po, ano? Na alam mo na yung dyan ay pipa, paparating, pero wala kang pakialam. Mahal eh kay ticket. Pero ang dyan ay pipa, ang tagal naman ng queue, nakagared yung line na ganun, hanggat wala kang makuhang ticket nang lumabas 250 real. Sayang pa? Sayang na may 250, wag na lang. Doon na lang ako sa TV, o kaya pupunta po ako ng fan zone. So sabi dito na minsan, ano po relation? Sabi yan, do not turn aside to the right or to the left. Aminin po natin bilang isang Kristiyano, minsan nakakagawa tayo ng kasalanan. Di po ba? Nag-turn ka from right. Nag-turn ka from left. Pero ang gusto ng Panginoon, dumiretso ka. Sabi yan, walk in all the way what the Lord your God has commanded you so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Walk in all the way that the Lord your God has commanded you. Ano pa yung benefits po ng walking in the ways of the Lord? Sabi dyan, you may live and prosper. Kung babasahin po natin yung Deuteronomy chapter 28, yung buong chapter po na yan, makikita po natin dito yung blessings for obedience and the curse for disobedience. Kung hindi niyo po nababasa yung buo na yon, mamaya po pag-uwi ninyo, basahin niyo po. Sabi dyan, you may live and prosper and it will prolong your days in the land that you will possess. I believe lahat po tayo ay nagpe-pray sa Lord. Tama po ba? Ilan taon na po ba tayo sa Qatar? 16? 10? Di ba sabi lang natin, Lord, matapos ko lamang yung 2 years contract. Nakailang 2 years na po kayo? Ako po yung naka-anim na pong 2 years. Sabi ko nga, and talaga pong ano, sabi nga ng title po natin, do not forget the Lord. Sabihin nga natin, do not forget the Lord. Ano ibig sabihin? Definition of terms, do not, a command or entreaty not to do something. Sabi ng forget, to fail, to remember. Sabi yan, deliberately cease to think of. To be unable to remember a fact, something that happened, or how to do something. Sabi ko nung tumungtong po ako ng age na ganito, ako po ay naging makakalimutin. Huwag yun na pong alaman kung anong edad po yun. Dahil dati po, kahit sabi ko nga, kahit hindi ako magsulat na sa notebook, naaalala ko lahat ng gawain sa church. Ngayon, isipin ko pa, ano na yung pinagmeetingan namin? Kailangan mo nang isulat. Sa trabaho, ganun din, kailangan mo rin isulat po lahat. Sa sobrang dami ng problema natin dinadaanan, meron po ba dito may dumadaan sa magsubok na ayaw mong i-share sa kapatid mo, sa kapwa mo? Sinasarili mo lang. Di po ba kadalasan po ganon, lalo ang Pilipino, sabi nga po na ibang lahi, ang Pilipino laging naka-smile. Mayroon pong katagad, the Filipino are the most happiest person in the world, and yet, they are not happy. Bakit po, marunong doon mag-handle ang Pilipino from other nationalities? Tama po ba? Pag tumabi ka sa ibang lahi, mag nagtanungan kayo ng edad, sa ibang lahi ka nalang magtanong para panalo ka. Di po ba? Akala mo matanda siya sa'yo ng ilang taon, nung pala, mas bata ka, mas matanda ka pa sa kanya ng 10 years. Experience ko po yun sa aking mga katrabaho. So, di po ba, na, bakit po nasabi doon, bilang Pilipino, nakikita po doon na sa atin, bilang itatago natin yung problema dahil nga hindi natin iniisip masyado yung problema. Di po ba?
Agree po ba kayo doon? Sige, Anthony. Marami kayong problema to. Di ba ba? Alam niyo po, pag dumadaan ka sa pagsubok na gano'n, lalo pa nag-iisa ka, ako po ang ginagawa ko, lalo pag nag-iisa ako sa may sakyan. Sumisigaw ako ng malakas. Wala naman makakarinig sa akin eh. Pag sa bahay, maririnig ako nila. Di ba ba? Lord, sumisigaw ako ng malakas. After that, marirelieve na ako, no? After that. Sabi dito, naalala ko ang kadagang ito, when you are happy, do not make many promises. When you are in trouble, do not make any decisions. Halimbawa sa trabaho, nagalit sa'yo yung boss mo. Ikaw na yung na-late sa pagpasok, ikaw pa'y galit sa boss mo. Mag-resign ka kaagad. Diba? Be careful with your emotions. Kaya kailangan po natin, ano po, ano kailangan natin? The fruit of the Spirit. Pakisabi nga po sa katabi mo, huwag mong kalimutan magbaon ng prutas araw-araw. Ano po yun? The fruit of the Spirit. Sabi po ng Galatians chapter 5, verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Sabi po ng Galatians chapter 5, verse 16, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Why do we forget the Lord and committed sins? Bakit nga po ba tayo, bakit po natin nakakalimutan ang Diyos? Bakit po ba? Sabi dito, we are not living by the Spirit. Nakakalimutan po natin yung Panginoon kapag hindi po natin baon-baon yung fruit of the Spirit. Let us live a life by the Spirit so that there is no room for us to gratify the desires of the flesh or our sinful nature. Napakahalaga po nito. Bakit kaya hindi siya fruits? Ano lang siya fruit? Yung fruit po na yun ng Spirit, nagko-compose po siya, andun po yung love. Andun yung joy. Meron kang joy. Meron kang peace. Meron kang patience. Meron kang kindness. Goodness. Faithfulness. Nalala ko po yung tanong kanina na kapag tayo ay nakahiram ng pera at nakakalimutan natin magbayad, paano kung ikaw yung nagpahiram? Tapos hindi nagbabayad. Andun kaya yung joy? Andun kaya yung love? Andun yung patience of waiting? Kailan kaya itong mag... Ginawayan ko na siya kanina eh. Diba? Andun pa rin ba yung kindness? Andun pa din ba yung, ano, yung gentleness? Di po ba? Yung fruit na yun, buong-buo, andun lahat na kailangan meron po tayo bilang anak ni Lord. Sabi mo ng Galatians chapter 5 verse 17, for the sinful nature desires what is contrary to the Spirit. And the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are conflict with each other so that you do not do what you want. Pakisabuhin nga po natin, avoid conflicts. Ito po, paalala sa mga may nasa relationship. That is why in marriage or relationship, avoid conflict, especially Christian ka na. Flee from any temptations. Marriage is sacred, blessed, and gift from God. Be faithful to your spouse. Avoid conflict. Nalala ko yung kwento ng pastor namin. Meron daw mag-asawa naglalakad. Bagong kasal. Baka, alam niyo na po ba yung kwento na yan? Naglalakad sila. Pupuntang mall. Nakakita yung lalaki ng magandang babaeng dumaan. Napalingon siyang ganon. Pag tingin niya sa asawa niya, pak! Sumunod po na paglalakad nila uli. Siguro isang linggo. Ganon na naman. Nakakita siya kung yung magandang babae. Umigit siya. Tapos tumingin sa asawa niya, pak! Oh, bakit? Minimeditate mo ba?
Di po ba? So, avoid, ano po, avoid conflict. Lalo po sa abroad, sabi po nila yung survey daw po, 75, totoo po ba yung survey na yan? 75% daw po na nag-a-abroad ay nasisira yung family. So let us be faithful. Baunin po natin yung fruit of the Spirit. Andun po yung faithfulness. Amen po ba? Nagpadala ka ng pera sa pamilya mo. Hinihintay mo na mag-thank you man lang. Nakita mo, nag-post na sa Jollibee na pala. Nawawala yung gentleness. Ano ba naman tong asawa ko? Hindi po ba? Fruit of the Spirit. Sabi po dito, Joseph is the best example when Mrs. Potiphar tempted her. Ano po ginawa ni Joseph? Kung babasahin po natin Genesis chapter 39, Joseph ran away from the scene. Tinakbuhan niya po iyon. Hindi po ba? So sa atin po, takbuhan natin. Huwag tayong lumapit. Hindi pwedeng sabihin na tukso layuan mo ako. Hindi po ba? So let us do not forget the Lord. Huwag po nating kalimutan ang Panginoon sa ating pong buhay. Especially yung mga pangako natin po sa Kanya. Hindi po ba? And nakakamangha po ang Panginoon. Bakit po? Dinala ka ng Lord dito po sa bansang ito. Ano po purpose natin? Ako po tatanungin nyo, purpose ko lang mag-ipon. Magtrabaho lang. Hindi ko po iniisip na darating yung time, andito po ako sa harapan, magkasalita. Because the Lord has a purpose into our life. Pakisabi nga po sa katabi mo, may purpose si Lord sa'yo. Alam mo na ba? Kung hindi mo mapaalam, alamin mo. Amen po ba? Yung purpose po na yun, habang kanina po yung nag-aawitan, sabi ko, hindi po ako tumatayo, nanginginig na po ako dun sa gilid. Nalala ko na naman yung word ng Lord. Amen. Na yung paglilingkod, adun po yung desire natin na maglingkod sa Lord. Pero yung pipiliin mo, yung gagawin mo sa Panginoon, that is not acceptable. Kasi sabi nga po sa katabi mo, that is not acceptable. Huwag mong piliin yung gusto mong gawin sa Lord. Hayaan mo yung Lord ang pumili ng gagawin mo para sa Kanya. Amen po ba? Okay na yung desire. Ando na yung desire natin na mag-serve. Hayaan natin po yung Panginoon. Do not forget the Lord, that the Lord knows who you are. Huwag mong kalimutan yung kapatid na alam ng Lord yung laman ng puso mo. That the Lord is good. That the Lord is our provider. Hindi po ba? Siya po mag-provide. Siguro ngayon, iniisip natin, sana may part-time mamaya. Pagkatapos nito, tagal naman ni Anthony. Siya po yung nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. When I studied po ng college, dahil alam ko po nun, sa pagkakalam ko parang hindi ako mag-aaral ng college. Isang umaga, kasi po, 9 years old pa lang, nasa shop na po ako. Meron po kaming welding shop doon. 9 pa lang, nasa talyer na po ako, nagtatrabaho. Tumutulong sa akin yung magulang. Isang 9 o'clock, hindi ko lang kung may maniningil ata noon. Then lalapit ako sa tatay ko. Pagpasok ko ng bahay, kumakain sila ng agahan. Nag-uusap sila. Sabing ganun nung tatay ko, bigla ko narinig. Hindi niya alam na andun ako. Mag-aaral yung bata. Kaya natin pag-aralin. Sabi po nung tatay ko sa nanay ko. Then hindi po ako nakapasok ng bahay. Iniisip ko, mag-aaral kaya ako? Ano yung papagraduate ka na ng high school? Di po ba? So, isang araw tinanong ako tatay ko, sabi niya, gusto mo bang mag-aral? Sabi niya. Sabi ko, opo, gusto ko pang mag-aral. O sige, sabi niya. Ganun po yung tatay ko, yung stricto eh. Mag-aral ka. Tandaan mo, sabi niya, isang bagsak mo lang. Kunin mo yung gamit mo doon, bumalik ka. Mag-welding ka na lang dito. Kasi po, high school, for God's glory, kumikita na po sa akin. Amen. Nakakapag-repair na po tayo ng tricycle, welding, that time. Ngayon po, hindi na ako marunong mag-welding. So, the Lord is our provider.
Alam niyo po, nung nag-desire po ako, sabi ko, Lord, gusto ko mag-aral. The Lord provides. Siya po ang nag-provide talaga na hindi niya hinayaan kami na lima kaming magkakapatid na wala po sa aming huminto. Hindi naman po nag-abroad yung tatay ko. Kaya pakasabi nga po sa katabi mo, the Lord will provide. Amen. And the Lord is our healer. Amen po ba? Siya po ay yung manggagamot po natin. Ako po isang buhay na patotoo. Sino po rito may asthma? Meron dito. I release that gift of healing in Jesus' name. During that time, si Brother Eddie po yung guest speaker namin sa JL Nueva Ecija anniversary. Sabi niya, sino rito ang may sakit karamdaman? That time, inaatake po ako ng hika. High school. Inaatake po ako ng hika kasi dahil po sa basketball, doon po ako nagkahika. Kaya hindi niyo na po makikita sa basketball. Excuse me lang po. Di po ba? Alam niyo, sabi niya, lumapit ka. Lumapit kayo at ipatong niyo inyong kamay sa tapat ng inyong katawan, parte ng katawan na may sakit. For the first time in my life, the same moment, lumuwag po yung paghinga ko, and until today, hindi na po ako hinika. Amen. Isa mo malakas na palakpak sa Panginoon. The Lord is our healer. The Lord, and do not forget that the Lord is our strength. Minsan po, ano ka, nanghihina ka ng lalamig. Ano ka lang, nakatingin ka lang, iniisip mo lang. Why you don't say a prayer to God? Lord, palakasin mo ako. Then instantly, unti-unti, lumalakas ka. Di po ba minsan, pag may problema tayo, iniisip mo lang eh. Isip ko lang ang isip ng problema, pero hindi mo sinasabi sa Lord. Sino po naka-experience na ganon? Problema ka ng problema sa problema, pero nakakalimutan mong sabihin sa Lord, Lord, ito ako, ito yung nararamdaman ko. Kaya po si David, kaya po siya tinawag na man, a man after God's own heart. Because David was very open to the Lord. Kahit anong sitwasyon po niya, sinasabi niya sa Panginoon. Di po ba? The Lord love us and the Lord is our peace. Yan, thank you po. Ito, introduction, tapos na po yung introduction natin. So dito na po tayo. Six things to remember from the Lord. Because our title, ano po sabi kanina? Do not forget the Lord. Number one, the Lord will put us away of desert to humble us and to test us in order to know what is in your heart, whether or not we will obey God's command. Basahin nga po natin ito pong chapter na ito ng Deuteronomy chapter 8. Sabi dito, be careful to follow every command I am giving you today so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised an oath to your forefathers. Verse 2, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Verse 4, your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Ito, ang nagkasalita po dito ay si Moses through the Israelites. Know then in your heart that as man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Observe the commands of the Lord your God, walking in his ways and revering him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with streams and pools of water, with springs flowing in the valleys and hills, a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey. Verse 9, a land where bread will not be scarce and you will lack nothing.
a land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. Sabi po ng verse 10, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Verse 11, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful desert, the thirsting and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the desert, something your fathers have never known, to humble and to test you so that in the end it might go well with you. Verse 17, you may say to yourself, my power and strength of my hands have produced this wealth for me. But remember, verse 18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your forefathers as it is today. If you ever forget the Lord your God and follow the gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Verse 20, like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Makita po natin dito yung anim na bagay na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Number one, the Lord will put us in the way of the desert to humble us, to test us in order to know what is in your heart, whether or not we will obey God's command. Sabi po ng Deuteronomy 8 verse 2, remember how the Lord your God led you all the way. Ito po sinasabi ni Moses, Israelites, in the desert these 40 years to humble you and test you in order to know what was in your heart, whether or not would keep His commands. The Lord allows things to happen. Ayun po ba? He allows things. Dumarating talaga sa punto natin, ng buhay natin po na hindi laging you are in the top portion of your life. Dumarating din talaga yung downside ng buhay po natin. Agree po ba kayo doon? Hindi laging lechon ang ulam. Hindi po ba? Hindi laging lechon. Meron ding crispy pata. Hindi po ba? Napakaganda po nito. Why the Lord allows us in the desert? Ano po yung purpose ng Panginoon? To humble us and to test us. Nahalala ko na naman nung siguro yung mga taga-Wakra, sabi na naman, paulit-ulit na lang si Kuya Anthony. Iyan yung ikwento ko po dito ngayon. Nung ako po yung nag-failed sa board exam, alam niyo po, during that examination time, and during that review, I know in myself, papasa ako. And I am very confident na kayang-kaya kong ipasa yung board. Sabi ko, I claim the promise of the Lord. Nag-reserve naman ako sa Panginoon. Ginagawa ko naman yung paglilingkod ko sa Lord. Pero dumating po yung exam, after po nung nag-iintay na po kami ng result, masarap pa naman ang tanghalian namin, papaitan. Meron po ba yung favorite dito? Favorite ko po yun eh. Habang naglalaba ako, tumunog yung cellphone. That time, ano pa yung tunog ng cellphone? Tit, tit. Ganun pa lang yung tunog nun. Sabi nga ng classmate ko, wish bagsak tayo. Alam niyo po, parang sinukluban po ako ng ano. Ewan ko ano yung sumuklob na yun. parang nawala lahat. Nawala lahat sa akin. Kanta ba yun?
that time, pumasok po ako ng kwarto and upo ako sa may sulok. Ang laki ng tanong ko sa Panginoon. Sabi ko sa Lord, akala ko buhay ka. Akala ko totoo ka. Yun yung sinabi ko sa Panginoon that time. Dahil nakita ko pa, bagsak yung mukha ng tatay ko and nakikita ko parang nagkatrabaho siya, walang energy. Dahil ang challenge ng tita ko sa amin, tandaan mo ha, walang Bartolomeng second taker. Lahat first take. Ayaw po ng tita ko. Kasi po sa side nila, may mga kaya po sila sa side namin, ay ano lang, okay lang. Alam niyo po, the Lord allows us to go to desert to humble us. Doon po ako binasag ng Panginoon, ng moment na yon. And dumating po yung point na ayoko na mag-serve. Nagpupunta po kami sa mga outreaches, tumutugtog po ako doon. And tumutugtog po ako, sabi ko, ayoko na. Hindi na ako mag-serve sa Lord. That moment, nag-decide po ako na hindi na ako mag-serve. Ang ginawa ko, pinuntahan ko po lahat ng outreaches na pinupuntahan ko. Then, nung nalibot ko na lahat ng mga outreaches, nung malapit na po ako sa main, the Lord spoke to me in still small voice. Alam niyo po yung sinabi ng Lord sa akin. Napakalino na narinig ko. Sabi niya, yan lang bang bagay na yan, ipagpapalit mo sa akin. Sabi ng Panginoon, yan lang bang bagay na yan, ipagpapalit mo sa akin. Bagsak po yung luha ko at that time. Sabi ko, Lord, I surrender my life to you. Ikaw na ang bahala sa buhay ko. Isang malakas nga po palakpak sa Panginoon. Alam niyo po yon na talagang darating yung point na parang ando ka na sa parang wala na mangyayari sa buhay mo. Pero hindi po pala. The Lord will put us in the way of the desert to humble us and to test us in order to know what is in our heart. Whether or not we will obey God's commands. Doon pala tinetest lang ng Lord sa atin how we will obey. Kung paano po tayo susunod. Pangalawa, God allow difficulties in life. Trouble, hunger. Sabi ko na habang sinusulat ko po ito, nagutom ba ako? Hunger, problems to teach us that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Sabi po dyan, Deuteronomy chapter 8, verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Kung maalala po natin, during that exile ng mga Israelites from Egypt, ang dami nilang naranasan, di po ba? Ang daming pagre-reklamo din ng Israelita. Kada hingi nila, binibigay. Di po ba? Nagutom sila, binigyan sila ng mana. Gusto nila ng karne, binigyan sila ng pugo. Pero pagre-reklamo pa din, hindi naging satisfied. God allowed difficulties in life, troubles, hunger, problems, to teach us. Para po tayo ay turuan. Are we willing to teach? To be taught by God? Willing po ba tayo na magpabago sa Panginoon? Amen. Pangatlo, God provide us clothing and all what we need. Remember po, God provide us clothing and all what we need. Nung nagsimula po kami mag-asawa, yung sahod namin ni Ate Jo, hindi naman pang family status. Si Lord lang talaga ang nag-family status sa amin dito sa Qatar. Di po ba? Kasi sabi ng ministry, 10,000 real, kailangan meron kang during that time. Pero walang ganun sa Lord eh. Sa Lord walang imposible. Isa po malakas na malakas pa ka sa Lord. Amen po. God provide us clothing and what we need. Nung iniisip po namin, paano kaya pag may anak na kami? Ano kaya mangyayari? Di po ba? Pag umiyak, humingi ng gatas. Abang pinagmamastan ko yung mga anak ko po, mas malaki pa sa tita niya yung isa eh, yung panganay. Talagang the Lord is providing. Sa iba ng Deuteronomy chapter 8 verse 4, Your clothes did not wear out
and your feet did not swell during these 40 years. Makita po natin, in that 40 years ng kanilang exile, hindi daw nag-wear, hindi na luma, maging po yung sandals po nila, hindi na pudpod. Di po ba? Sabi mo ng Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. The Lord provides everything our needs. Kaya nga po, sabi po ng Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Kaya, ano po sabi ng Matthew 6:33? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. It has enough trouble of its own. Sabi nga natin na rin kanina ng umaga, kumakain ka pa lang, iniisip mo na yung pagkain ng mamayang gabi. Huwag po nating isipin. Ito po, pinaka-importante. In Malachi chapter 3, verse 6 to 12, I, the Lord, do not change. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? Sabi dito ng salita ng Diyos, in tithes and offering. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Sabi po ng verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. Sabi niya rito, kapag binalik daw po natin yung tithes na yun sa Panginoon, verse 11, sabi niya, I will prevent pest from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Alam niyo po kung bakit ako nakagraduate? Because of this. During my college time, yung baon ko po ay tinatabi ko na yung 10% pagbigay ng baon. Then susunod po na Sunday, binibigay ko na yung 10%. Isang araw, natukso din ako. Hindi ko binigay yung 10%. Alam niyo po, Wednesday pa lang, wala na akong baon. May natirang 20 pesos sa bulsa ko. Saktong-sakto, pamasahe sa amin. Mula kabanatuan sa bahay namin. Sabi ko, uwi ako. Then, pag-uwi ko po sa bahay, nagulat yung nanay ko. Oh, ba't andito ka? Wednesday pa lang po ang pasok namin hanggang Sabado. Sabi ko, nay, wala na akong pera. Alam niyo po, I repent to the Lord. Nagsorry ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ibabalik ko po yung tithes. Bilang anak po ng Lord, mayaman si Lord na hindi niya kailangan ng pera. Tama po ba? Mayaman si Lord. Ang kailangan po niya yung full obedience po natin. Yung paano po tayo susunod. Kung gusto po natin na maranasan yung overflowing of blessings and we are not being considered ng Lord na tayo po ay magnanakaw, let's obey. Instead of robbing God, obey His command and experience what the Lord has prepared for you because of your obedience to His commandments. Sabi po ng Psalms 37 verse 3 to 7, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him. And He will do this. He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him, and do not fret when men succeed in their ways.
when they carry out their wicked schemes. Wag mo natin tignan yung ibang, sabi ko, Lord, ilang taon na ako sa Qatar? Ito pa lang yung naiipon namin, resibo. Di ba ba? Yung iba nakikita na, may mga building-building na, Lord, kami resibo pa din. Proverbs 16:3, sabi niyan, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Sabi pa ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, He will make your path straight. Minsan po, nagkukumahog po tayo na umasenso, gumanda yung buhay natin. Maganda po yan, mangarap tayo na magandang buhay, meron tayong negosyo. Pero po sabi ng Bible, lahat po ng ito ay meaningless. This is not our permanent place. Hindi po ito ang ating permanenteng lugar. Doon po sa langit. Sabi ko nga po yung pipa, it is a big lesson for me. Nung nagpunta po kami ng Lucille Boulevard, natakot po ako sa daming tao. And I remember the days of Noah. Ang mga tao ay busy-busy, nagsasaya, nag-i-enjoy sa kapaligiran. Then they forgot. Ano po yung nakalimutan? Yung paghahanda. Paghandaan po natin yung rapture. Huwag na nating asamin pa na mamiss natin yung rapture. Sabi nga doon, when you miss heaven, definitely, you will not miss hell. Pang-apat, nako, dalawang minuto na lang po. God disciplines us as we disciplined our children. Deuteronomy 8 verse 5, know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Who among here needs change in life? Sino po rito ang may gustong ipabago pa ang Lord sa kanyang buhay? Lord, alisin mo ito, Panginoon. Yung gustong mabago ang buhay, if someone is correcting us, let us be willing to be corrected as God used someone for us to be changed. Pag may nagkakalik po sa atin, tanggapin po natin, that is for us. Sabi po ng Proverbs 29 verse 1, a man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Kaya mas masarap po may nagtutuwid sa atin kasi mahal tayo. Panglima, observe the command of the Lord your God, walking in His ways and revering Him. Sabi po ng verse 6 ng chapter 8 ng Deuteronomy, observe the commands of the Lord your God, walking in His ways and revering Him. Walking in His ways means, sabi nga po dito, paano po ba tayo makakalakad po sa ways ng Lord? Sabi po ng Diyos 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything in it, written in it. Then you will be prosperous and successful. Kung gusto na po ba natin maging successful and prosperous, ano po sabi dyan? Do not let this book of the law depart from your mouth. Ibig sabihin, i-memorize po natin ang salita po ng Diyos, ilagay po natin sa puso po natin. Revering God means we are having time with Him. We admire God. Benefits of observing the commands of the Lord. For the Lord your God is bringing you into a good land. Nakita po natin dito yung sinabi ni Moses sa mga Israel, do not forget the Lord. Bakit? Sinabi niya ito dahil there was a promised land na kanilang pupuntahan. Sa atin po may promise din po ang Lord sa atin. Ngayon po ba? Lahat po may pangako po ang Lord sa atin. Sabi nga ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. Sabi niya, reminders to ourselves when we receive the good land of the Lord. Letter A, pag natanggap mo raw po natin yung good land na yon, praise the Lord. Praise the Lord for all the blessings you receive. Purihin po natin yung Panginoon. Deuteronomy chapter 8 verse 10, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good and He has given you. Pangalawa po, guard your heart not to be proud and not to forget the Lord when you are full of blessings. Minsan po, pag punong-puno tayo ng blessings, nakakalimutan natin yung Panginoon.
Let us guard our heart. Sabi dyan, ng verse 12 to 14, otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herd and flocks grow large and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. No one is exempted po. Ngayon po, nag-on fire ka sa paggilingkod sa Panginoon. Kung hindi po natin mabantayan yung puso po natin, there was a danger. Nalala ko po nung maliliit pa kami, sa bahay namin may nagkakandak po ng Bible study. Ang tawag po ng Bible study, hindi pa cell group. Alam niyo po yung nagkakandak po ng Bible study that time, nawala po sa Panginoon. Nawala siya sa Lord. Hanggang ngayon, ay wala na po siya sa Panginoon. Nag-backslide po siya. Dahil sobrang daming dinaanan. Ang maganda lang yung mga anak po niya nagpatuloy sa ginawa po niya. Ang nakakalungkot, naging proud, unteachable, nagkaroon ng pride. Kaya po yung pride bilang isang Kristiyano, hindi po maganda po yun eh. Fried chicken. Masyadong mamantika, hindi siya healthy. Di po ba? Hindi siya healthy sa atin yung pride. Kaya dapat po sa atin wala po. Pang-anim and last, ayan. Ba, nag-increase yung time. Ay po dyan, verse 18, but remember the Lord your God, for it is He. Ito nga pa, but remember the Lord your God, that for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your forefathers as it is today. Ang sa Diyos lamang po nang gagaling lahat nang meron po tayo. Amen? Ako po ay nagtatrabaho sa Alatia Motors and the Lord put me in this company in a zero experience. Sino po mag-aakala po na magkatrabaho ka sa kumpanya na wala ka namang experience? Bakit po? Because the Lord is the owner of that company. Siya po ang naglagay. And sabi ko sa boss ko nung during the interview, you can terminate me anytime if you don't like my performance. Biro niya po, from engineering field naging salesman. Sabi ko, and the Lord, I believe the Lord is with me. Siya po ang sumama doon. And to God be the glory. Amen? Sabi po the warning, isang malakas na malakas sa Panginoon. Pwede po tayong tumayo. Sabi po ng warning po dito. Meron pong warning kapag nakalimutan po natin ng Panginoon. Sabi po ng Deuteronomy chapter 8, verse 19 to 20. If you forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely destroyed like the nations the Lord destroyed before you. So you will be destroyed for not obeying the Lord your God. The Lord desires our complete obedience. Sabi nga po ng Deuteronomy 28, verse 1 and 2, paraphrasing. Sabi niya doon, if you fully obey the Lord your God and carefully follow His commands I give you today, sabi niya doon, the Lord your God will set you high above all the nations if you fully obey the Lord your God. Let us always remember the Lord in every situation of our life. In joy, in sadness, in happiness, in loneliness, or in victory, in troubles. Always remember that God is control of everything. Allow all things in God's hand. Wag po tayo magmadali. Let's allow God because He will never leave us nor forsake us. Sa hapon pong ito, if we have a prayer to the Lord, just be open to the Lord. Sabi nga po kanina ang tanong, sino rito ang gustong mabago ang kanyang buhay?
May gustong baguhin ang Lord. Dahil nakalimutan natin yung Panginoon in so many times, the Lord is willing to change us. Magkakaroon lamang po ang pagbabago bilang isang Kristiyano if there is a realization na sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto kong mabago yung buhay ko. Gusto kong baguhin mo yung buhay ko, Panginoon. Naglilingkod tayo sa Panginoon. How many people na po ang nidala natin sa Lord? Because we forget the Lord. Aminin natin sa hindi na minsan lumalabas tayo, nag-i-enjoy tayo sa labas, sa park, sa mall. Do we involve the Lord on that matter? And nakakita po tayo ng mga lost souls na hindi pa nakakilala sa Panginoon. But our purpose is to enjoy. Hallelujah. Awitin nga po natin yung sabi doon. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together worthy. Yes, oh God. All together worthy. All together wonderful to me. Here I am, Lord. Here I am to worship. Yes. Here I am to worship.
Meron po ba sa atin dito nangako sa Panginoon? And until now, that promise is still on that in hanging position. Hindi pa po huli ang lahat para magawa po natin yung pinagagawa ng Lord. Hallelujah. We can ask the Lord for forgiveness. Pwede tayong humingi ng tawad sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko, hindi ko nagagawa yung pangako ko sa iyo, Lord. Hindi ko nagagawa yung pinagagawa mo sa akin. Let's allow Him and allow God to work into our life. Hallelujah. Fill us with your Spirit right now. Salamat, Lord, for your reminders sa amin na huwag ka naming kalilimutan sa iyong po mga buhay. Alam niyo po, the Lord is still waiting for our obedience. Hindi deserve ni Lord yung partial obedience. Hindi deserve ng Panginoon yung mga reservation natin, yung mga reasons why the Lord is not completely working. Nag-deserve tayo ng mas more Lord. We want more of you, but yung puso po natin is malayo. Malayo sa Panginoon. Let's desire more to God na magawa po natin yung nais ng Panginoon. Hallelujah. Lord, you know every heart. Alam mo yung puso namin, O Diyos. Alam mo po yung tibok ng puso namin. Na nais namin na itaas ang iyong pangalan. Na nais ng puso na ito na paglingkuran ka. Subalit, O Diyos, sa kasalanan, dahil sa kasalanan na tumatabing sa iyong presensya na nagiging dahilan upang hindi mangyari yung kalooban mo, Lord, sa oras na ito, hinihiling namin na tanggalin mo anumang blockage, Lord, ng aming paglilingkod. Tanggalin mo yung umahadlang upang hindi mangyari yung kalooban mo sa aming mga buhay. Isinusuko namin sa iyo yung aming mga buhay sa oras na ito, Diyos. At mangyari lamang ang kalooban mo sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Patuloy nga ang dalangin po namin. Humble ourselves, O God. Tanggalin mo yung mga kayabangan sa aming mga sarili. Lord, self-righteousness, tanggalin mo ito sa amin, Panginoon. Bagkus, Lord, humble us. Ilagay mo kami sa iyong pinakamababang kalalagayan ng pangalan mo lamang ang maitaas sa iyong mga buhay. Father, forgive us sa mga pagkukulang namin, sa mga panahon na nabaliwala ka namin. Patawarin niyo po kami. And we desire your presence right now. Singapot, taas po natin yung ating kamay. Lord, hallelujah. Hawakan mo yung mga kamay nito, Panginoon. Touch with your power and release the strength, that power and anointing na mangyari yung kalooban mo sa aming mga buhay. Simula, Panginoon, sa oras na ito, always remind us for your goodness, for your plan, yung perfect plan mo sa amin. Lord, remind us, Lord, mangyari yung kalooban mo sa amin. Hindi yung gusto namin ang mangyari, Panginoon, kundi yung gusto mo ang mangyari sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. At patuloy nga sa oras na ito, kung meron man sa amin, Panginoon, nagnanais na mag-apoy yung paglilingkod, release that power, that power from heaven right now in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Release that power, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah.
Salamat, Panginoon, for the millions of chances na binibigay mo sa amin. Mga kapatid, hindi po dumating ang Panginoong Jesus to condemn us. Baka doon tayo sa moment na kinokondemn natin yung sarili natin. Never ang Panginoong Jesus nag-condemn. Kaya burahin mo sa isipan mo yung binubulong ng kaaway in your past. Because the Lord is giving another chance. Is giving another chance to work into your life. Nais ng Panginoon na muli kang gamitin for His glory. Nais ng Panginoon na mangyari yung kalooban niya sa iyong buhay at maitaas ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tanggalin mo yung tabing, Lord, sa aming mga mukha, sa aming paglilingkod sa iyo. Minsan, Panginoon, yung ministeryo, nagiging busy kami sa ministry. Subalit, nawawala yung time na lumapit sa iyo personally. We pray, Lord, if everyone is asking the revival, Lord, revive us. Tanggalin mo yung mga kasalanan na tumatabing upang hindi mangyari ito sa aming mga buhay. Inamin namin, Panginoon, na apart from you, Lord, we can do nothing. Mangyari yung nais mo sa buhay namin, Panginoon, ng pangalan mo ay may parangalan, may itaas at makami pumunta, na ikaw lamang, Panginoon, ang makilala bilang Panginoon na tagapagligtas ng aming mga buhay. Hallelujah! Salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa mga naganais, Panginoon, ng kagalingan, Lord, alam po namin hindi ka madamot. Ipatong mo ang mapagpalang kamay sa oras na ito. Sa anumang parte ng katawan, anumang sakit na nais nilang gumaling, in the name of Jesus, release that healing, O God, in Jesus' name. In Jesus, tunawin mo anumang sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Dahil nga, Lord, itinuro mo sa amin sa araw na ito that you are the God that healeth thee. You are our healer, Lord. We receive the healing from you. Emotional, physical, even Lord, kung meron man sa amin nakakaranas ng financial problems, ikaw ang Diyos na nagpo-provide, ikaw ang Diyos na nag-aayos ng aming finances. Lord, we rebuke the spirit of bankruptcy, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, we claim na sa iyong salita, Lord, na kami susunod sa iyo. Pagpapalain mo, ibubuos mo yung masaganang pagpapala. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. And thank you for the fire, the passion. Release the passion, the commitment, the covenant, O God. Yung desire namin, Lord, na parangalan lamang ang iyong pangalan, ang makita mo sa amin. Salamat, Lord. Salamat, man, Lord. Today, beginning today, Lord, salamat. We will expect greater things na gagawin ka sa aming mga buhay, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa ministero na pinagkakatiwala mo sa amin. Papakita mo, O Diyos, na ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for your word. To you alone the glory. To you alone the honor and praises in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Brother, we say, amen. 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 Hallelujah. Let's declare the goodness of our God.
Magandang hapon po sa bawat isa. Palakpakan nga po natin minsan pa ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ayan. So, sino po sa, alam ko po, familiar tayo dun sa storya ng rich man. Ano? Kung tutuusin, pwede na nga manalangin na lang tayo kasi punong-puno po tayo ng, ano, ng encouragement from Kuya Anthony about giving. But alam po natin yung story ng rich man, di ba? Lumapit siya kay Jesus, sabi niya, good teacher, anong kailangan kong gawin para ma-inherit ko yung eternal life? So sabi ni Jesus sa kanya, bakit mo ako tinatawag na good? Only God is good. So sabi ni Jesus, to answer your question, dapat hindi ka pumatay, hindi ka magnakaw, hindi ka mandaya, 'di ba? All that, hindi ka dapat magsinungaling or magsabi ng masamang bagay tungkol sa ibang tao, mga ganyan, and honor your father and mother. So, sabi po nung rich man, teacher, inobey ko naman lahat, sinunod ko naman lahat yan simula bata ako. And ito po yung isang magandang sinabi ni Jesus dun sa verse 21 ng Mark 10. Sabi po ni Jesus, looking at the man, Jesus felt genuine love for him. So bakit kaya? Sabi ni Jesus, kasi may isa pang hindi ka nagagawa. Sell all your possessions and ibigay mo yung pera na mapagbebentahan mo sa mahihirap and yung magkakaroon ka ng treasures sa kalangitan. And then come follow me. Tsaka mo ko sundan pag nagawa mo na lahat 'yon. So umalis po yung mayamang lalaki na malungkot kasi hindi niya kayang marami siyang possessions, marami siyang kayamanan. And tumingin po si Jesus sa kanya, sa mga disciples, at sinabi po ni Jesus, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. And na-amaze po yung mga disciples si Jesus, but sinabi po ulit ni Jesus, ito po yung sinabi niya, dear children, it is very hard to enter the kingdom of God. So, bakit po sinabi ni Jesus yun? Na hindi po ito literal na ay lahat ng mayayaman hindi makaka-enter sa kingdom ng Panginoon. But ito po yung pino-point out sa atin ni Kuya Anthony kanina na obedience po yung gusto sa atin ng Panginoon. So, maaring na obey ng lalaking ito, nitong mayamang lalaking ito, lahat ng laws, lahat ng pinag-uutos ng Panginoon simula bata siya. Pero hindi po dahil na-obey niya lahat ng yon, kasi kung may isang bagay kang hindi nasunod sa Panginoon, it's still disobedience. Ang sabi po dun sa prayer kanina ni Kuya Anthony, partial obedience is still disobedience. So kung tayo ay hindi buo na sumusunod sa Panginoon, nagdi-disobey pa rin po tayo. So marami po sa atin, sino po yung panalangin nila
Panginoon, palalimin or pataasin mo po yung pananampalataya ko. Di ba, prayer po natin yun, pataasin ng Panginoon yung pananampalataya natin sa Kanya. Pero pag tinanong ka, nagsaserve ka ba sa church, binibigay mo ba yung talento mo sa Panginoon, binibigay mo ba yung oras mo sa Panginoon, or nagtitiwala ka ba sa Kanya, yung trust natin sa Kanya, nagbibigay ka ba ng treasures mo sa Kanya? Ang sagot mo, hindi. Marami pa tayong reason. Nagre-reason out pa po tayo. So, kung ganun po, hindi, paano mag-i-increase yung faith natin, di ba? Kung hindi natin tinatapakan yung pananampalataya na mag-serve sa Kanya at magbigay po sa Kanya. So, ako po ay isang housewife. So, wala po akong trabaho. Dumating po yung point na sa married life po namin ni Richard na lumapit po ako sa Kanya, ganyan. Sabi ko, nababurden ako kasi dahil nga po wala akong trabaho, hindi ako makatulong dun sa pamilya ko. So, may ganun pa rin po akong desire. Though hindi po natin obligasyon yun, but kasi may sarili na tayong pamilya, but may burden po akong ganun. Tapos, umiyak po ako sa Kanya kasi burden ko talaga na tumulong sa pamilya ko, ganyan, ganyan. So, ang sabi niya, ala, ito po yung kagandahan sa mananampalataya din po yung asawa natin. Lagi niya lang po sa akin sinasagot, madalas isagot. Sabi niya, never naman nagkulang ang Panginoon. So, yun po yung sinasabi niya, never naman nagkulang ang Panginoon. Simula bata ka, napatunayan mo yun, nagtatites kayo, nagbibigay kayo sa panambahan, pero napatunayan niyo yung goodness ng Panginoon. So, nung before kami, siguro nung 2020, naka-attend po kasi kami ng 6 sessions na premarital counseling. So, hindi pa po kami nun engaged, hindi pa kami kasal, pero nag-attend na po kami nun sa ibang church. Isa po sa mga sessions na tinakil doon is about finances. So doon, nakapag-discuss po kami ng differences namin sa views namin on finances, yung mga common na views namin. So isa po doon sa mga na-discuss namin is, napag-agreehan namin na dapat never tayo mag-aaway sa pagdating sa pera. Na hanggang ngayon, hindi po namin yun na nagawa talaga. Kasi ang dami pong marriages na nag-fail or ang daming mag-asawa na nag-aaway ng dahil sa pera. And isa po yun sa mga ayaw naming mangyari sa aming marriage. Kaya every time doon na po kami sa critical na araw ng buwan, medyo pagsimula pa lang ng buwan, pero critical na. Pero yun po yung doon po namin napapatunayan kung gaano po kabuti ang Panginoon. Ang sabi po, di ba, mag-obey ka lang. Ang sabi po, naalala ko po yung sabi ni John, nabasa ko po sa isang devotionals ni John Thornton, sabi niya po, what makes eternal life good isn't the length. Hindi daw po yung haba. It's the company. God Himself is what good about heaven. The gold streets, the many rooms, and the no departure date are all blessings, but they aren't the highlight. He is. So sa giving po, ito po yun, in relation to giving, ano bang kagandahan about sa pagbibigay sa Panginoon, sa pagtatites, hindi po yung kung ano yung marireceive natin in return. Ito po yung pananampalataya natin na hindi nasasayang, at ito po ay lumalalim at tumataas. So, God Himself is what good about giving. The financial provision, the jobs, the good health, lahat po yun, blessing po yun lahat, pero hindi po yun yung highlight ng pagbibigay natin, ang Panginoon po. Dahil ngayon po, magpapasko, sabi po natin, Christmas is about giving. Kaya po natin dinidiwang ang Kapaskuhan ay dahil may nauna pong magbigay. And I believe hindi deserve ng Panginoon na ibigay, na hindi natin ibalik yung para po sa Kanya. Amen po. So sige po, samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Amang Diyos na banal, dakila, at makapangyarihan, marami pong salamat, Panginoon, pagkat Ikaw ang nagbibigay po sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng puso, Panginoon, upang makapagbalik po sa iyo. And tunay nga, Lord, na Ikaw ang karapat-dapat na pagbigyan po namin ng tiwala, ng pananampalataya, Panginoon. And when it comes to our finances, O God, tunay nga na Ikaw ang unang nagbigay. And
ikaw po yung nagbibigay sa amin ng lakas upang makapagtrabaho at makapag-provide sa aming mga pamilya. At marapat lamang, Panginoon, na ibalik din po namin yung nararapat sa iyo. At sa mga oras pong ito, Panginoon, bigyan mo po kami ng puso na laging handang na bukas upang magbigay sa iyo, magbigay sa aming kapwa, Panginoon. And may you bless, Lord, ang aming finance ministry. At bigyan mo po sila ng puso na may pagkatakot sa iyo upang mahawakan, Panginoon, ang lahat ng kaloob para lamang sa kaluwalhatian mo, O God. Marami pong salamat. Sa iyo po namin tinitiwala ang lahat ng ito at maingat po namin sa iyong binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli natin palakpakan ng ating Panginoon. Praise God. At dadako po tayo sa ilang mga announcement. First of all, muli natin ngitian yung ating mga katabi as a sign of our welcome to them. Ayan. Praise God. We welcome you all. At nandito po tayo ngayon sa Jesus Lord Church, which is a non-sectarian full gospel church. When we say full gospel, wala po tayo ibang pag-uusapan, kundi kung ano lang po yung nakasulat sa banal na kasulatan, ang ating Biblia. At wala po tayo iba tinataas dito, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang po. Amen. Amen. At we welcome all the first-timers. Ayan, pwede ba nating pag tinawag po yung pangalan ay tumayo po para ma-welcome po tayo at ma-acknowledge po tayo. We welcome Brother Ray Christopher Cadalin. Praise God. Ayan, talaga naman. Ha? God bless you. Welcome. Bigyan natin ng God bless you. Welcome si Sister Michelle John Peralta. Welcome po. And last but not the least, si Sister Melanie Villoria. Welcome. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. At mamaya po after ng ating service ay magkakaroon lang po tayo ng short meeting with our brother Albert Ugates dito po sa ating taas po, ano, sa taas sa second floor. Ayan, para mag-share lang po ng konti about the church and about salvation. Amen po. At ang ating total attendance po ngayon ay 65. Ay, palakpakan po natin ating Diyos na buhay. We have 50 in person at tatlong first timer at meron po tayong 12 sa online. Ayan. At magkakaroon po tayo ng Christmas party. Are we excited? Amen. Syempre, excited tayo, di ba? Kasi pag mga Christmas party, dyan lumalabas yung mga, ano, yung mga bagong damit, bagong sapatos. Di ba? Para sa mga bata, yun. Pero sa atin, kahit ano na lang. Pero hindi po, sa Christmas party po natin, is magkakaroon po tayo dapat ng ano, touch of Christmas attire. Ayan. So, alam ko meron yata ang best in costume, di ba? Wala naman. Wala bang best in costume? Ayan. So magsuot po tayo ng something related to Christmas. Pwede kayo magsuot ng sungay ng usa, yung mga ano, yung mga ganun po ba? Pero huwag niyo po susuot yun during ano, service, ha? During Christmas party lang po. Ayan. At napin. Sa December 23, dito po sa ating villa, available po ito sa first and second service. Ayan. Expect po natin na meron tayong ano, no? Special na mga kakainin din. Kasi Christmas eh, di ba? Wow! Ayan, at magkakaroon po ng exchange gift. Ayan, sino po gusto makatanggap ng regalo? Ayun, dapat lahat tayo, no? Ano po to exchange gift mo? Any amount, minimum 20 real. Ayan, any amount po pero minimum 20 real, pwedeng 30, pwedeng 40, kung 100, pwede rin po yun. Walang problema. Ayan, pwede rin po ba cash gift? Kung wala po kayo mabili, pwede siguro ilagay nila sa sobre yung 20 real. Anyway, ini-encourage din po natin ang bawat isa na magdala po ng blessing. Ayan, when we say blessing, pwede po kayo magdala ng anything na pwede nyo ibigay sa mga kapatid. Kagaya ng sabon, bigas, toothpaste, kabuhayan package, yung mga ganun, ano po. Ayan, welcome po kayo. If you are willing to give out of the abundance of heart, kunyari, tinatouch kayo na bigyan nyo si ano no iPhone ano bigyan niyo si Kuya Dave ng iPhone, we are welcome po. Amen. Joke lang po. Amen. We encourage everyone po na magdala rin po tayo ng chocolate at mga candies para po yan sa mga bata at para rin sa mga isip bata syempre. So pwede po itong ilagay doon sa ating mga ano no, kasi yung mga bata po pagdadalhin po sila ng mga medyas, yung mga socks, pwede po yung Christmas socks, pwede rin po yung mga kakagamit lang na socks, ano po.
Lalagyan po yan ng candy sa chocolate. Okay po? So, ini-encourage po ang bawat isa na magdala po tayo. Ano na rin as a sign of our giving? Kasi Christmas is a season of giving. Di ba? So, dapat magdala po tayo. Kung tinatouch po kayo ng Lord na magdala ng 5 kilong bigas, pwede rin po. O yung mga sabong panlaba, no? Ibibigay po natin yan. Magkakaroon po tayo ng mga games. At syempre, pag may games, mayroong prizes. Ayan. Dapat lahat po tayo maki-join, ano? Bawal po ang, sabi nila, bawal daw ang KJ pagka may mga Christmas party. Oo. Kay Jesus dapat. So, dapat po tayo lahat ay makipag-participate. Amen? Excited na po ba ang lahat? Amen. Ayan. Reminder lang po sa ating susuutin ay at least meron pong touch of Christmas. Nakita nga po yung mga tumayo kanina. Mayroong green, may red, tapos may ano. Parang in advance na nila yung Christmas party. So, ayun lang po. At glory to God po. Hallelujah. Amen. May I invite everyone po na tayo'y tumayo. Hallelujah. Atin pong awitan ng Panginoon at balik po natin sa Kanya ang nararapat pagsamba. Hallelujah. All glory to your name, Lord. Natin ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat, O God, sa katatapos na gawain na aming naranasan sa oras na ito, sa hapong ito. Salamat, O God, sa patuloy mong pagpaalala sa amin, Panginoon, ng lahat ng bagay na nandyan ka upang kami ay patuloy na gabayan, ingatan, Panginoon, at nandyan ka upang aming tawagan sa lahat ng pagkakataon, sa bawat pagsubok, sa lahat nang oras na kami ay nalulungkot, nandoon ang kabigatan sa aming puso. Salamat po, Panginoon, sa iyong anak na si Kuya Anthony, Panginoon, sa kanyang buhay, sa paggamit mo sa kanya, sa pagpapaalala sa amin, na lagi naming alalahanin ang iyong presensya sa lahat ng oras, sa iyo lamang kami lumapit at patuloy na iluhod sa iyo, Panginoon, anumang kabigatan na aming dinadala sa lahat ng pagkakataon. Salamat, O God, at patuloy mong pagpalain ang buhay niya. Hayaan niyo, Panginoon, anuman desire ng kanyang puso, anuman kanyang panalangin, maging sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, patuloy mong pagpalain ang iyong anak na ito, Panginoon, at hayaan niyo, Panginoon, ang pagpapala ay patuloy niyong maranasan pati ng kanyang pamilya. Salamat, O Lord, pagpalain niyo po ang iyong mga anak sa oras na ito, sa aming pag-uwi. Ingatan niyo po kami at nandoon, Panginoong Diyos, na ikaw ang sasama sa amin hanggang sa aming pansamantalang tahanan, Panginoon. Salamat, O Lord, at patuloy naming inangkin, Panginoon, ang pagpapala, ang pag-ibig ng Ama, ang pagpapala ng Anak, at patuloy na pakipisan ng Banal na Espiritu noon, ngayon, at magpakailanman. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Kamayan po natin ang ating mga kapatid as we sing our song for our God.